So yun no guys, dito tayo ulit. Ang pag-usapan natin ngayon ng mga ang mga pwedeng kunan ng experience sa experience sa pagiging butcher sa Pilipinas at mga yung recommend kong experience na pwedeng ilang taong pwedeng kunin. Sa mga pwedeng kunan ng experience sa paling ay sa Pilipinas bilang butcher sa palengke, supermarket, hotel, and restaurant. Basta ang nilagay yung COE nyo ay butcher. Tapos, ang prepared ko naman na experience is 3 years. 2 to 3 years pwede na yun. Kaya 1 year. 1 year to 3 years pwede na. Kasi yung mga iba, 6 months lang. Parang okay na sa kanila yung tsaka NC2. Sa akin kasi hindi okay yun. Kasi in 6 months, parang natututunan mo pa lang yung mga kailangan mo dapat matutunan sa pagiging butcher. Hindi ka pa hinog, kumbaga, kung sa pagiging butcher. Kasi hindi pa yung solidong experience yun. Hindi pa masyadong, hindi mo pa lang lahat ng kaalaman nun. Especially sa Canada. Sa Canada, ang alam ko, 2 to 3 years ang hinihingi nilang experience bago ka maka-apply sa kanila. Tsaka kailangan baka. More on baka sila dun sa Canada eh. Tapos naman sa COE naman, dapat ang ilalagay nyo dapat butcher. Ang naka-entitled dun sa COE nyo para pwede nyong gamitin pag mag-apply kayo dito sa UK. Tapos naman sa NC2 naman, ako may NC2 rin ako, kumuha ako sa The Rising Sun sa may Marikina. Pero nag-training kami sa Rubina, Quanyon. Almost a month na kami nag-training. 3 days ng lecture, tapos and the rest is actual na. Slaughtering yun. Ibig sabihin ng slaughtering, Quanyon. Nunodong kami nun, dalawa yun, dirty tsaka clean. Sa dirty, nandun yung i-shackling yung baboy, yung kukuryentehin, doon na sasaksakin, tapos igagambriling yun, tuloy-tuloy na, tapos makina na rin naglilinis doon. Tapos pag naalinis na yun, doon naman nahihiwain yung, doon naman kukunin yung laman loob niya. Doon pumapasok ang evisceration. Tapos pagkatapos ng evisceration, tatanggalan ng ulo yun. Tapos pagkatanggalan na ng ulo, dadali na sa chiller yon para for deliver na or for storage na para maayos na nila dun. Tapos naman sa palengke naman, pagkakaalam ko, kasi nagtrabaho rin ako sa palengke, COE lang ginamit ko dun. COE, DTI, tsaka business permit ang hiningi ko sa may-ari para makuha ko dun, para may pasa ko sa employer ko. Supermarket naman, COE lang. Pero yung sa akin kasi pinanotaryo pa rin yung mga sa COE ko sa supermarket tsaka sa palengke para maging valid. At least kung may question, at least dun safe yun. Mayroon notary public ng attorney. Tapos mura naman ng notary public na sa 100 lang per ay 150 per document. So apat yun nasa apat na pages yun. Mura lang yun para nag-umpisa pa lang na pag magpapasa yung requirements, kasi pagdating yun naman dito sa UK, sandali nyo lang makukuha yun. Tapos sa yung mga ibang papers nyo rin pala, kailangan nyo rin palang itago. Like mga birth certificate, mga training certificate, kailangan din pala yun. Pero kung wala, okay lang naman. Basta i-keep nyo lang yung, kung meron, i-keep nyo kasi kakailangan nyo yun. Kailangan nyo kung mag-apply kasi, ako kasi meron din ako eh. Sabi nung ibang na pinagtatanong ko, hindi naman daw,
Hindi naman daw yata. Parang okay lang kahit walang NC2. Pero kasi parang yun sa akin, sa tingin ko ah, yun yung magiging edge mo sa ibang kasamang nag-a-apply. Kasi meron kang mga national certificate. Ang alam ko may mga certificate, yung national certificate, NC2, food handling, GMP. Marami yun. Marami sa tungkol sa hinihingi ng ibang employer na certificate. Tapos sa mga birth certificate pala, NSO, NBI, yung mga kinuha ko noon nasa Pilipinas ako. So, kailangan siyang i-keep yung mga original kahit pa photocopy nyo na lang. Pero pag photocopy nyo, make sure na malinaw siya, na mababasa siya, mababasa pag binasa nyo. So, apply na rin kayo. Alam ko may nagbukas ang FMW. Thank you nga pala sa FMW dahil silang agency ko. Shoutout nga pala kay Sir Vic kasi naalala ko noon nung pumunta siya sa outlet ko. Binigyan niya ako ng pamphlet na hiring nga ang butcher sa UK. So, thank you sa kay Sir Vic. Dahil nag-open ng siyang nagbigay, siya yung nag-umpisa. Ba't ako nandito sa UK ngayon? Thank you. Tsaka sa FMW pala, thank you. Dahil isa kami sa mga napili. Lagi lang tayong magdadasal na matutupad yung mga pangarap natin, pero samahan din natin ng galaw. And always take care dyan sa inyo sa Pilipinas. So, let's go!